magpapa-level na tayo ngayon ng mastery ng bagong mythical fruit, ang T-Rex. Okay, ito ang isa sa mga dinosaur fruit na kasama nila Kaido, no? Eh well, siguro ito yung si page 1 yata yung sa dinosaur, no? Marami kasi sila. Pero ngayon, titignan natin ang lahat ng skills na to. Hindi ko pa masyado napanood lahat. Nakita nyo naman daw gumawa ng review dahil hindi ko masyado na-analyze. Dahil akala ko napakapangit nito. Pero nakita ko yung potential na meron pala siyang mga stun, may panghigop, maraming. Ito yata yung parang dark blade. Teka, subukan natin ha. Subukan ko gamitin to. And pag-hold natin yan, ayun na. Tapos ang alam ko may M1 pa siya na parang kitsune. Parang, wait lang, parang pareho. Open ko nga to. Tapos 1, 2, 3, 4. Teka lang, Indra, teka lang. Parang parehong-pareho sila ng ano, first 3 sa mga 1, 2, 3. Tapos yung panghuli, ito lang yung iba. Dito sa merong T-Rex. Okay, tingnan nyo ha. 1, 2, 3. Bang. Okay, I see what you're doing there. I see what you're doing there, Indra. Pero sige, tatanggapin natin dyan dahil wala tayo magagawa. Tara, ipalevel na natin to. Sakto, naka-ano ko ngayon, naka-fruit main. Uy, bakit nagtalsikan to par? Teka, gagamitin natin tong ano, tail swipe. Ilang levels kaya makukuha ko dito pag nakuha ko yan? Pag naubos ko to, i-comment down below nyo kung ilang mastery ang makukuha agad natin dito. Okay, ready? 1, 2, go! Ayan, kailangan maubos natin to ha. Teka, may kulang pa par. May kulang pa. Ano nilagay nyo dyan? Ako, hula ako dito. Mga ano siguro, 120. Abot kaya? Okay, new skill available. As isa, ito na, wala. Nawala siya par. Nawala. 120? 106 lang. Well, sino tumama? Tignan natin sa comment section yan. Okay. Hey, can we trade, please? Can I get perm dough for Quake? No. Please, it's my birthday. Go to Zop.gg to find the best trade possible, and they also have private servers where you can make your trades more easier. They also have regular fruits dealer stock list, and also, of course, for the Mirage Advanced Fruits Dealer. What are you waiting for? Go to Zap.gg. So, meron tayong bagong skill. Predatory Screech, pati Hunter's Rage. Teka, tignan nga natin. Paano yung Hunter's Rage na yan? Ito ba yung parang humihigop? Teka, try natin tong Predatory Screech. Okay. Ito na, ito yung humihigop tapos ibaba to. Ano tong Hunter's Rage? Ah, parang yung F ng ano, kitsune. Okay, I see. Okay din. Pwede na. Medyo marerate ko to so far, mga ano, mga 7 out of 10. Nung una kasi akala ko big L to parang pero titignan natin yung potential ito pag nakipag-PVP na tayo, no. Susubukan ko mamaya makipag-PVP at titignan natin kung gaano nga ba talaga kalakas to. I-unlock ko muna, titignan natin kung gaano katagal aabutin to para mapa-level. Siguro 400, 500. Well, titignan na lang natin kung hanggang saan yung kakayanin ko ngayong gabi. Okay, kasi gabi na guys, 9 o'clock, ano to. Okay, 27, no, December 27, habang nag-grind ako nito. Titignan natin kung hanggang ilan yung abutin nating mastery. Hanggang 10 o'clock siguro. Tignan natin, let's go. Okay, so napa-level 418 natin siya. Hanggang dyan lang umabot, no. Ewan ko, for some reason, sobrang bagal gamitin ng T-Rex kesa kung ikukumpara mo siya sa Kitsune. Para, okay. Tignan lang natin kung ano makuha natin dito. Hopefully, you know, it will make up for the time na okay, hindi ko masyado na feel na maganda tong T-Rex, but you know, hindi pa natin nagamit sa PVP, and tignan natin to if we're gonna get luck. And nakuha natin of course. Kailan pa ba ako sinuwerte sa Bloxfruits? Parang wala pa yata akong sinuwerte sa Bloxfruits, man. Oh my God.
Okay, so ano nga ba thinking ko dito after doing many PvP dito sa kasama natin na medyo mahirap siya patamain pero at the same time magandang counter siya sa mga fish dahil kung nakita niyo naman yung mga videos kanina eh naka-counter mo siya. Pwede mo siyang i-hold ng sobrang tagal. 1, 2, 3, 4, medyo matagal na rin tapos sa fish pa tapos meron ka pang mga pang delay, pwede kang gumamit nito. Pagkatapos mo gamitin niya, pwede kang mag X, and I think ang OP lang naman dito is yung X dahil pwede mo siyang i-change yung surrounding. Kunyari nasa taas, nasa baba, tapos ito namang C, medyo malaki yung range niya, pwede mo siya gamitin pang poke. Ang pinakamahirap lang patamain ay ang Z pati yung F. Kung makikita nyo kanina, hindi ko ginamit yung T-Rex do, pero ewan ko eh, parang hindi siya maganda pang PvP. Ewan ko lang, pwede ka mag-spam? Okay, kung magaling ka talaga mag-control ng Trident at ng God Human, no? Pwede mo gamitin tong T-Rex na to, pero not all the time. Like, hindi ka dito lagi magde-depend for damage and for mobility. Kita nyo naman, ang mobility lang nito is ito. Yung Hunter's Rage, pwede mo siyang kagatin na ganyan. Pero that's about it. Wala ka ng ibang nakikita aside dito. And, ito? Ewan ko lang. Parang tama nga yung pagkakaintindi ko dito when it comes to its PvP prowess. Like, I'm giving this a 6 out of 10. Kung meron kang bibili na perm, okay, or kung ipagpapalit mo siya, mukha lang siyang maganda. Yes, dinosaur, bago, nakaka-hype, no? Parang feeling ko mas okay pa din na bilin mo either kitsune, pwede ka pa nga mag-dragon eh, kasi tataas ang demand nito lalo na pag dumating na yung update. Pwede ka mag-venom, shadow, doe, mammoth, pwede pa, no? Pero I think mas maganda yung mga yon, yung mga binanggit ko, kaysa dito sa T-Rex na to. This looks like a bootleg mammoth na kitsune na. Ewan ko ba, ang baba lang ng potential nito when it comes to the PvP scale. And siguro dahil hindi lang ako marunong, kaya make sure, no, kung marunong kayo mag T-Rex combo, sabihan nyo ako kung ano magandang combo rito. Pero ewan ko, ginamit ko na ngayon pinaka generic build, pero wala pa rin ako makonect masyado. Kaya mo siyang hatakin pagkagamit mo ng ano, ng Trident, gaganyan ka, hahatak, gagamitin mo tong combo na to, bang bang, tas hatak, diba? Pwede mo siyang i-hold, pwede kang gumawa ng infinite combo dyan, then kung naka-goal ka. But hindi siya maganda pang maramihan. Like, let's say, para siyang may kukumpara mo siya sa Quake, okay? Pwede mo siya may kumpara sa Quake dahil sa potential niya na pang hold and sa destruction, not that AOE. I think mas prefer ko pang Quake kesa sa T-Rex, and then habang nagpapa-level ka naman din, parang mas mabagal siya kesa sa Kitsune for some reason. I don't know. Probably sa control na pag naggaganyan ka, but ewan ko. It doesn't sit right with me na itong T-Rex na to is valued at a very high price. Siguro dahil lang sa mga effects na meron siya. Ito, ayan, ito, and yan, and that's about it. Ayun lang yung tingin ko rito sa T-Rex na to. Comment down below kung ano sa tingin nyo, kung ano ba dapat ang rating nyo rito. Pero ako, I'm giving this a 6 out of 10 when it comes to the PvP. Ang mahasahan ko lang dito is the X and C. Maybe the Z, pwede mo siya pang controlin, pwedeng ganyan ka muna, like ganito, ganyan, then biglang patuwa mo ng ganon. Maybe that one kung makonect mo siya ng tama, pero ewan ko. Siyempre, bago magtapos ang video, dito na naman tayo kay paring gacha, no? Kanina nakuha natin is spike yata? Ewan ko, lagi nila ako minamalas, like. Di na ako mag-expect na magandang fruit dito, but tignan mo talaga, oh. Tignan mo talaga, pre. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Hindi ko na alam. Pre, bakit parang sobrang malas ko naman yata dito? Oh, ayoko na, pre. Ayoko na, man. Store. Ayun, at least na-store natin, diba? Tsaka tignan na rin natin, syempre, ang fruits na available at this time. And yeah, wala pa rin. Ang pinaka-inaabangan ko na lang talaga dito is ang dragon, no? Na akala natin, eh yung T-Rex pala ay ang dragon fruit, no? Akala natin, yun na yun. Pero parang pareho pa rin naman siya. Like, eto, di lang natin alam kung paano pa yung gagawin na kobo, ganyan-ganyan, bam-bam, or whatever, no? Tignan natin kung ano yung mga pagbabago. Pero so far, no, i-recap lang muna natin ang lahat ng skills sa makikita natin dito sa dragon. Unang-una ang heat wave beam na pwede kang mag-hold para makita mo yan, at very destructive na ano. Pwede mong i-aim yan sa langit or kung saan man. Natatama ka agad yan most of the time, no, kung kahit itabi mo lang ng konti. Ito namang dragonic claw, pag nahatak mo siya, gaganyan din, kailangan mo lang iikot para makombohan mo yan. Then ang fire shower naman, ito ang itsura.
Sobrang bilis, pwede ka makapag Ken Break, Dragon Flight, of course, ito pa rin yung itsura, and of course, ang itsura ng dragon natin, transformation, that's it. Mukha pa rin siyang ano, may pagka-Kaido pa rin na mukhang laruan, mukhang balloon, pero that's about it guys. I'll see you guys again sa susunod na video. Comment down below kung ano pa sa tingin nyo dapat nating gawin sa mga future videos natin, kung ano pang mga events, no? And yeah, Griffier, bye-bye.